Testingin natin. Hop. Ako wala sa tono. Magandang araw mga kaso wild, no? Ang ituturo ko ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magtuno ng gitara na sa pamamagitan ng manual, no? Wala kang gagamitin na gadget, no? Manual lang siya, no? Paano ba ang pagtuno ng gitara tulad nito? Tingnan niyo 'yung tunog. 'Yan, wala sa tuno. 'Yan. Diba? Wala sa tuno siya. So, paano ba tunuhin yun? Unang-una kasi, kailangan ay ikaw mismo na nagtutuno ay nasa tuno. Siyempre, kailangan ganon. Kasi, hindi mo siya matutuno ng maayos kung ikaw mismo ay wala sa tuno. Ano ibig sabihin wala sa tuno? Halimbawa, mainitin yung ulo mo, ganyan. Aburido ka kasi hindi nga natuno itong gitara, no? Yan. Yun yung ibig sabihin nung ikaw mismo ay wala sa tuno. Yan, nakiabangan niya paano. At tuturo ko sa inyo paano pagtuno ng gitara na walang gadget. Yun! Mga kasawild, umpisa na natin ha. Paano nga ba? Ano nga ba? Maliwanag ba? Yan o. Yan ito. Ito yung aking paraan. Ito yung paraan ko. Paano ko tinutuno yung gitara na wala akong gamit na gadget. Ito. Itong unang string na ito. Yan, first string natin, third fret. Ipitin mo siya doon. Yan sa baba, pang third fret siya, no. First string. Tapos third string kakalabitin mo. Kung pareho siya. Sumalayo pa, di ba? Oh. Ikutin natin siya. Pataas. Hindi pa rin. Yan, di ba? Oh, yan. Magkatunog na ba? Parang yan, magkatunog na, no? Yan. Tapos yung pangalawa naman, bago mo ituno yun, pangalawa, siguraduhin mo muna na itong pangalawang string ipitin mo naman sa siya. 1, 2, 3, 4, 5 pang 5, ano, 5th fret, no? Ipitin mo siya doon yung second string. Tapos, pakikinggan mo kung pareho doon sa number 1. Pareho ba? Hindi, no? Mas mataas, bababa natin ng konti. Konti pa. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. Tapos saka mo, ipitin dun sa pangatlong string. No? Third fret. Pangalawang string. Second string, third fret, ipitin mo naman dun. Then, kakalabitin mo yung pang-apat. Ayan. Yung pang-apat. Sana. Ito, pang-apat. No. Yan. Pareho ba? Hindi. Masyado, no? Tapos ang sunod, yung third string ipitin natin dito sa second fret, no? Tapos kakalabitin natin yung fifth string. Malayo, no?
third string, second fret, ipitin natin doon. Ha. Saan yun? Tapos kakalabitin natin yung fifth string. Pare ba? Yan. Then, yung sunod, ito na. Fourth string, ipitin mo sa second fret. Then, kakalabitin mo yung last string, yung six pang-anim. Pataas. Pero hindi pa masyado siyang tono. Diba? Ngayon, ang pag-double check niya ay para malaman mo kung talagang tono na siya. Bilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ipitin mo itong pangalawa dito sa fifth fret, then second string, kung pareho ang tunog doon sa number 1, doon sa first, kung pareho sila. Hindi pa. Yan. Medyo pareho na, no? Tapos yung third string sa fourth fret naman, sa fourth fret siya diyan. Yan. Fourth fret, then third string. Kung magkapareho sila nung third string at saka second string. Yan. Diba? Nakuha niyo ba? Nakuha mamaya. At bakit wala? Bakit wala? Yan. Then sunod, itong fourth string, ipitin mo dito sa fifth fret, kung pareho yung tunog nung fourth saka third. Then, tong fifth string, ipitin mo rin sa fifth fret, no? Kung pareho sila nung third, fourth, saka fifth. Yan. Isa-isa, babaan. Ganun din dun sa 6. Pwede na tayo kumanta kasi tuno na, no? Testingin natin. Ako wala sa tuno. Okay, sana nakuha nyo kahit pa paano yung aking tutorial paano magtuno ng gitara na wala tayong gadget, no? Kasi hindi rin natin maiwasan kung tayo ay walang internet, walang data, di ba? Kung gusto mo tumugtog ng gitara, hindi tunog ng gitara mo, so paano mo siya tutunuhin? Okay, di ba? Yan, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo. Yan. Yeah.